Yeah, so good afternoon everyone. So welcome to our actually this is our second day session of our in celebration to the National Disaster Resilience Month. No, so this afternoon we're going to have a symposium or orientation on occupational safety and health. This is in relation to CSC DOLE Joint Memorandum Circular number 1, 2020. This is occupational safety and health standards for the public sector. Okay. So this afternoon, we invited a resource person who is expert, and I think this is very exciting for us. No, kaya this is new para sa atin talaga. Our speaker is a civil engineer by profession. Safety advocate. He's also a labor inspector from the Department of Labor and Employment Region 6, senior labor officer, engineer Vladimir M. Pantillo. Sir. Right. So anyway, good afternoon. Anyway, thank you again sa pag-invite sa amon office, the Department of Labor, and Metro Occidental Field Office. Kagin tagaan yung kami opportunity to discuss ang amani, ang OSH, or Occupational Safety and Health sa ato na workplace. But anyway, ang ini naman niya is lain naman siya, it's because na previously, may OSH na ta. Actually, the OSH or the Occupational Safety and Health Standard na-established na siya 1987 pa. No? But, as the DOLE, ang mandate sa amon, ang coverage namon, or the Department of Labor and Employment, ang amon na coverage is only for private entities. Supposed to be, wala ka mo, hindi ka mo namon cover. But anyway, nagpagwa last 2020, ang civil service together with the DOH and our department, the DOLE, sa kamuning Joint Memorandum Circular Number 1 Series of 2020 or commonly known as Occupational Safety and Health Standard in the Public Sector. Sa ato na ni as mga government employees. Kaya man, no, tanong, 1987 na na-apply na sa private sectors na sa ato niya wala. Ano yung accident ta? No? Wala tayo yung kakabuong aksidente or mga incidents sa atong workplace sa government. Kiklari yung mga workers. Kinalain lang is government workers kita. So, muna na siya. Diret natin sugod nga yung matamat na establish ang OSHMAN, which is patterned sa OSHNAMON sa DOLE, nga applicable sa ano sa private sector, gin-implement naman sa aton as government sectors. So before ko magkadugid sa akong ano, nga slides, in a way, thank you, Miguel, Sir Tagina, sa introduction, grabe, expert ka niya. No, no, pag ang baka expert, ako sagat sa agad, na gano'n. No, tanan na wala, amor na blaw, no? No, Mr. Know It All. So anyway, before ko mag-proceed sa akong lead nga, no, nga proper nga slides, so mga previously nga accidents, gusto ko lang ipakita sa inyo, kahit kung we are not implementing properly the OSH or the Occupational Safety and Health Standard, it might happen sa ato nga tagsa-tagsa ka workplace. Gasagaba lang ako, nga, nakuha ako lang ha. So, muna siya, may mga recorded accidents kami nire, nga inspected namon sa amin sa DOLE. So, ang pamangkot ko dan ay, sino may hemophobia or may hadlock sa dugo? Tanang-tanang participants, taga City Hall, wala kayo naka-intra na iba. City Hall, tanang ulit lang ng departments. Sino may hemophobia, may hadlock sa dugo? Okay, next na slides, may mga pictures na din yung mga dugo. Iko ko lang. Okay.
So this happened in Cebu. Aton nga mga isa sa mga recorded na accident aton, crusher niya siya. So ang masyadong kaon sa isang crusher, no? Worker, a worker. Ang next, ari naman niya construction site. Sino di ang from ano sa City Engineer's Office representative? All right, no? It could happen sa ato mga construction site. So usually, may mga drum tali na ginagamit, especially kung gano'n kita, ka-varnish kita sa mga metals naton, sa mga DSB naton, deformed steel bars, para maano ang kadugayon sa steel bars, kinabanyosan. So isa-isa sa mga kinabanyos naton, na naka-drum siya. Pero usually, ang mga worker, di ba, loka naman kung lupi, di makwataan, kwatahan, no? Natago, ganyan, ginapanago, ginapangaho. Sa ano niya recorded, ginapangawat ka niya mga electrical wires na mga kabilya. So, ari, drum, empty drum. So, siyempre, ginabaligya ang empty drums. But before ka na ibaligya, kay Titman, cover na siya. From top and bottom, cover siya. So, dapat ang isa i-open mo bago mo na siya ibaligya. Para may magbakal. I-open mo ang top portion. So, natabo mo niya. May kita na dito kagina na may caution. Empty containers retain product residue. Do not use cutting torch or welding torch on or near this container. Bonsling on flammable. No? It's because siguro lack of knowledge sa inang worker regarding this para easy kagdali sa iya matapos iya obra ang ginggamit niya ng pangukas sa top portion sang drum is wala mo na, no? No. Welding machine. No? Kampiyon. So, natabo. Lupo. Naglupok siya ang top portion. Nawasa. Kag nagtabog sa iya. Ang gwa is amon. No? So, without the knowledge about sa ginatawag tanino, occupational safety alert, it might happen in our regular daily works. No? So, nga ginapakita ko nisa sa inyo, hindi mga ginapakulbaan, gamuha. I'm just making you aware na if wala kami na-implement ang properly ang ginatawag nga o sa aton workplace, even sa offices naton, it might happen ang accident. Huh? So, ari, ang last na picture, nakita niyo na nabalitaan yun eh, way back 2015. Considered siya as the most fatalities na work-related accident. Kintex tragedy. Rubber factory. Ang nasunog, tubla ka chinilasan. No? Sa initial report is, nag-start lang siya sa? Welding man. Spark. Di, palo ka naman, flammable ang ano, ang tawag ni, ang rubber factory. Kag napatay sila yung tungod sa sunog. It's because na-trap sila sa building kay isa lang ingress nila. Wala fire exit. And then, suffocation. Damo napatay, hindi tungod sa sunog, kundi sa suffocation. Isa ganit ang chinilas, sunog, gumubo pa ako sa ilong. Ano pag idayahan kung puro chinilas na nakapalipot sa imo, no? So, si 52 fatalities. Na, dito na ito na yung nagkanto, mga mito, kag nag-task force palinsuin ako, no? Kaya nagpag-inspection, mga minsan mga katupad nga, mga planta, mga manufacturing. So, amo na saang, it could happen kung wala kita os or occupational safety and sa aton workplace. So now, pagtugin ito sa properly sa Joint Memorandum Circular number 1. So ano aton objectives? So dua lang aton objectives. So identify laws and policies which govern OSH standards for public sector. So anong mga laws and OSH standards sa aton? Ikaduwa, explain the various strategies for OSH administration. Okay, later on, supposed to be nakabutaw na din after tani isang within 6 months naka-establish na ta aton na OSH sa aton workplace pagwa sa 2020 pa rin nagwa pa bang kontak establish na ta OSH ta wala pa ay no so within 6 months supposed to be pagwa sa inina memorandum circular. So joint memorandum circular mo nang ano occupational safety and health OSH standards for the public sector. Amo ni siya. Siguro pag-ulang tani aware or amo ni nga tumiari mo dali OSH ang public sector.
Kakis ano kis mo pa nabla mga reklamo mga sa taga private nga gaulo bra. Ina-check niyo amon ng mga establishment na dapat may safety na may paano ang government na sila pagaling ga-implement. No? May araman sila blayahan. So, ang muna niya siyang sabat. Nga dapat may araman taos sa aton nga tansa-tansa ka workplace sa public sector. So, objective sa sininga memorandum circular. So, general, arigin na kainikit, protection of all government employees. All government employees. No? From the dangers of injury, sickness, or death in the workplace through the adoption of safe and healthy working conditions to ensure the preservation of human lives and resources and prevent loss, damage, or properties. No? So, ang atong specific objectives, una din, institutionalize. No? Official safety and health in the public sector and government workplaces. Ikaduwa, identify and delineate roles and responsibilities of lead agencies. And establish safety and health committee. Direta masugod. Kamu, dara kamu masugod. Sa pag-establish ang safety and health committee sa tagsa-tagsa ka government agencies. So scope or coverage. Sino ang cover sa dere nga memorandum circular? Kasi nga nagabala na gani nga all government employees. Like in the NGAs or national government agency, state universities and colleges, local government units, kitana or kamuna, government-owned and controlled corporations, dala sila, no? Whether permanent, temporary, and casual status, tanan nga all employees in the government are covered under this memorandum circular. Dala pagigali ang job orders, contract of service, institutional, and individual contractors. No? Dala sila. Pati mga job orders and contractors sa sininga memorandum circular. So, provision for reasonable working conditions. Ano kung dapat ang working conditions? No? So, amo ni siya, every government workplaces, tanan ng government workplaces, shall have the following. An adequate fire, emergency or danger signs, globally harmonized system or GHS. No? Dapat may mga proper na signage kita sa aton tagsa-tagsa ka workplace kag ginagamit din naton ang GHS or globally harmonized pictograms. No, ano ni sa globally harmonized system? Diri na din tanan mga signs nga bilog na kalibutan globally gani ang tawag. Amo na lang niya ang signs na ginagamit. Like for example, base may makita, amo na blang ano? May makita, amo na nga may cross di, tapos may bungo. Ano na po silingon? No? Hazardo substance. It could be nga hazardo substance. Na. So, amo na siya ang dapat dinafollow ta ang globally harmonized system or mga signages. No? Facilities for persons with disabilities. Dapat may pasilidad para sa mga disabled daton. Anyway, may ari man tali employed na hindi man na, kung sa ako na niya, may personal view, hindi siya dapat disabled, no? Ang dapat natawag sa ila, PLWA. Ano PLWA? Persons with limited working abilities. Hindi siya disabled. Ano ang bata disabled? Wala lang kinakaroon ni Oprah. Disabled, nagin siya. So, persons with limited working abilities. So, dapat may mga facilities matanga nga para sa ila. Sa aton nga work areas. Good housekeeping. Dinamin, din na dumakot. But magulo sa office na mo, right now, kapit pa din ang mga records na na. Isang po sampaw lang, no? So, hopefully, nason, ang inyo na feel na, ang inyo na ang situation, dapat sa ganun na nabon. No? Anyway, when it comes to good housekeeping, maybe may, sino may mga idea na regarding sa kinatawag na 5S+1? It's a proper way of doing housekeeping. 5S+1. Sir, may diata 5S+1. Okay. Si sir kayo nakatraining na sa Konoosh. Mayo si sir, no? So, kamuman gina-invite man ako na para mabalaan na ginigun ano ang Osh, mas mayo kayo mag-properly training kasi ang 40 hours na Osh training. No, kaya isa na sa mga ginadiscuss is regarding housekeeping. Okay? So, sanitary facilities, may ari na tanag iya. Pero sa mga sanitary facilities ta, like ang mga CR, kabi, may provision man ta para sa LGBTQ. Nara wala. Wala. Nawala, no? Pero sininam lang niya nag-uha. No?
Pero may nangitan mo yan sa ilo. Sa ilang mag-replasa, may arati niya si Awaw ng ina, may LGBTQ ang alas ang CR. Nalipat lang ko na nung mga taong sa, ano, sa Iloilo. Na, may hindi public CR sa pero sa LGBTQ lang. Tapos, ang ilas yan, aircon. Supported sa LGBTQ, kigulong ano, no? Pero sa ulihin na, dito nagatinambay ka ng mga agi, mga ano, kamarin test dito. Kaya aircon mo, no? Pero tulog. No, mula na ang side effect, kumbaga sa, ano. But anyway, mas mayo bagay ko makakat na provision sa siya sa mga ano sina. Ina-consider naman na sila, no? No? Sa mga LGBTQ natin na community, di ba? So, building construction, maintenance, space requirement, walkway. So, under na ni saya sa ato niya ang tawag na to building code. Required din na sa usually sa, ano, sa every building. Especially ang purpose ng inang building. So, ano pa kin? Indoor air quality management program. So, dapat may indoor quality management program kita, no? I-secure na din kahit din, subong may COVID pa, galak ta sa hangin. Pero gapon, sige gapon, ato mga offices, aircon gapon. Galigit, ano naman lang, ano, do ka, ano naman lang, gira nga sa una, ito yung grabe, kita full bat, tapos balik pa, batita COVID. Subong niya, even though nga, daw mo na, daw may COVID gapon, pero no, at least, natin yung may mga usual, daw na mo na nakapa, vaccines, no? Kag nga, kibot ko na ganyo, basi, ang bako, basi, hindi ko nikasulod din sa building, kag di na pangita, booster. Hindi ko daw lang ka, ewan yung mga nakapa-booster. Tanan-tanan, nakapa-booster na? Yes. Nice, good. Dito kayo, gaya ka rin, ano lang, kaya yes, stalang mo yung sa second dose. Huwag pa ko kapa-booster. So, ang muna sa ano? So, provision of health clinics and treatment room. Yan, yeah, kita din. Sa HR na to, usually, ginahin mo nalang yung improvised clinic, ang HR office. May portion sa HR office na usually na imo na lang ang daw mini clinic. May ari na kani wala pa. No? Ang balon nyo si ano si mayor as head sa kato nyo officer dapat gali every workplace dapat may provision sa health clinics or treatment room. Under sa Joint Memorandum Circular number 1. No, dapat may ara. Biskan ano lang improvise. Importante may provision for health clinics and treatment room. So, emergency preparedness. Yes, sulod na natin ang CTDRRMO na ito. No? Emergency preparedness. Dapat, every workplaces may risk reduction management system and crisis management plan and contingency plan or program. If in case, usually, arigin niya kahit may emergency. No? Hindi mo ganyan malikawan. May magpagapal na emergency, duwa man klaseng emergencies, no? May mga natural, cut, man-made emergencies. Magpagapal na natural emergencies, bilang hindi kasunod ang bagyo, baha, inabaha man na di, wala? Wala. So far, wala man, no? Linglong, no? No? Mga man-made naman yan, mga sunog, mga car accident, hindi man-made emergencies na. No? So, training and drills on disaster risk reduction management. Equip na niya nga ito na CDRR mo. Tama, sir? No? Emergency supplies such as fire extinguisher, medical first aid kits. Mayari na niya sa tag-sa-tag sa office na ito or rooms na ito. Fire extinguisher, pwede nga check it tama sa Bureau of Fire. How about ang mga first aid, medical first aid kits? Mayara, wala. Individual. Dapat may harapin na provided by the office mismo. No? Kung wala sa atong nagsatag sa opisina, remind na hit natin, kung sino nga department hit natin, ma'am, sir, nag-discuss to kanina regarding memorandum circular number 1, dapat may first aid kits na natin. Kaya dapat, enough ang supply sa atong ng mga first aid kit. Kaya base wala display na lang, wala naunod. Or base may harap, pagkit ya, may mga employees ng iban, wala ko mga ginabang ang kambunga, o may alcohol, dadalod pa kuli. No? Kaya nasaan natin sa first aid kit, na para na sa tangan, imuho niya, biya iya lang. No? So, hindi tama na tayo pag-ipo. Okay? Emergency supplies, ang mga ginatak, aling pag-ipo. First aider daw.
Oh, tagsa-tagsa taka-office may first aid wala. First aid gargalit. Naka-train. Under sa aton nga Labor Advisory number 11, Series of 2019, again, gusto ko lang i-remind na this is applicable lang nga sa private sector. Pero ang O-standard nga inigit align na sa aton O-standard ang ginapa-implement na sa private sector. Under our Labor Advisory, ang ginarecognize lang namon under sa Dolin na mag-conduct sa training is apat lang na entities. Una ang Red Cross, ikaduwa ang Bureau of Fire, ikatatlo ang DOH, at ang ikaapat is the accredited training centers ni TESDA. Other than the trainings coming from that entity, wala ginarecognize ni Dolin. Pero ganit kanina, bago ganit kay sir, paano yan sa public? Ang bago kay sir, hindi makamuha cover sa ako Labor Advisory. May public na po, pwede na lang na ha, ang DRR in o ninyo ang makandak sa first aid training para maprovisional ka mo sa first aider every offices ninyo. Klaro? Klaro na? So, ano na siya, no? So, a memorandum of understanding or a memorandum of agreement within the nearest government hospital or health facility. If in case, wala ka sa mini-clinic or wala ka na ka-provide clinic, dapat naka-coordinate itawid mo sa pinakalapit na hospital. Sa amon ganun sa ano sa rules sa ano sa OSH nga applicable sa ano sa private sector dapat within 4 kilometer radius ang ina nga ano nga tawag ni nga health facility or hospital ka dapat within 25 minutes travel lang. Muna ang ginapa-implement ni Dole sa mga establishment na yan. Kung hindi ka maka-provide sa mini clinics o inyong na treatment room sa dira ninyong ng offices. So support facilities. Ano naman yung mga support facilities? Recreation area, seminar trainings. So may ari natin yan, sigurado. No? Recreation areas. Ano po ng mga recreation areas ni? Diraga Badyog, Diraga Tungits, Diraga Bukoy, Gaimil. Amo na sa? No? So recreation area, siguro among sa una, sa nasa yung pakusa, sa regional office, may space kami na, ma-open siya, madira kami na Zumba every afternoon. No? Tapos sobra. But at least may mga recreation na naka po area. Pero mga recreation area na niya sa may ano, sa mga private, tapos kung pag nila yan, doon sinihan ang entertainment room niya, kaya dira sila game-in, dira ka panigarilyo, dira ka ano, kung nila yung recreation area, usually sa mga videos. No? Dras lang ang tulog. Ayan o. Basko po ni Jayla. So tanong niya, mabunta na nota ng government employees, ngayon lang tagaan, may isang oras, dua oras, oras kung tulog. Hindi kayo. It is not called office, ka lang na office. Wala yung mga maning oras. Kunari ka negro sa office, ta. Gaba, muna ka na. No? Piyong-piyong na. Nung natagaan, nung lang tayo mag-nap. Meron isa ka country, nalipatan ko lang ng ano, ginatagaan din sila yan, one hour sa aga, one hour sa hapon, para mag-nap. No? Kaya sa Pilipinas, di ba naman? Sa government employees. No, namin, no? Isa ka oras na tulog sa hapon. No, kakapak, may daycare facilities. Kaya kung may daycare facilities, wala ko talaga yung dalabata. Nga, hindi, care facilities, parang sa bata, no? No? Drop-in centers, may araw na ligulo, no? Especially ang establishing ato, mga traffic personnel na may inangayayayas para sa drop-in, na. No? Dula lang maagitanan, kagaling ang masakatanan. Work assignments and good working atmosphere, therefore, improved productivity shall be provided for the following employees with special needs. Ano ang kinahambang tanga? Employees with special needs. So, hara siya. Naka-indicate. Una, pregnant women. No, nagabusong. No, ano ba nga work assignment? Tamatag lang. Siyempre, pag gamay-gamayan ka lang work assignment, yun naman yun, no? So, nagabusong. Kasi siyempre, delikado na nga nagabusong. Aware na ta sa aton nga. Kapila na nga niya sa buong ka-days. Ang aton nga, live with pay. Kung ang maternity leave na aton, ang maraming namin sa maternity leave, yung applicable both private and government. Na, chak 205 days na. Kaya isa pa din, sa amon, kung sa private sector, kung nagbusong ka,
Wala kami pakialam kung nagbusong ka, napabusong ka man na sa Tamaos, tricycle driver, sa motorcycle driver, gaan ka mo ang title ka mo sa maternity leave. Basta nagbusong ka. Pero sa lalaki, maternity leave, ano? Ang pumanasan ni boss role na to, no? No? Maximum 7 days ka dapat married man. Maganda ka married man, ano gani? Kasado. Hindi pwede nga nagaligin lang ka mo. Nagkakuhapit lang kamo sa partner ninyo. Dapat may marriage certificate before ka mag-avail sa paternity leave. No? E ako ng proof ngayon mo asawa nagbusong. Ang pamangkot lang dapat imo ang ginabusong. Pero importante, nagbusong asawa mo. Hindi ka naman kami believe. Paternity leave. No? Klaro? So, policy and provision for lactation stations, especially sa nagkapatitin ng mga nanay. Dapat part sa ato na clinical treatment room ay lactating area kita. Kasi under sa private, hindi ko lang sure kung applicable niyo sa government, ginatagaan na ang mga lactating mother sa maximum 40 or minimum 40 nga, no, 40 minutes every day na mag-lactate. Amuna siya ang ato niya. Hindi lang ko sure kung applicable sa government, pero sa private, natagaan din na sila time, mga mag-lactate. No? So, working hours, break and leave privileges. No? Dapat ko na mapagaling aton. Balikan, tagigyapon ang omnibus rules naton sa iyang kinapa-ira sa civil service. So, ano ko na dapat? Ako nang omnibus rules on leaves na kinahamba ko kanina. Kagapat na agency head shall ensure that working breaks in between working hours are complied with in order to minimize prevent employees' exposure to illness due to prolonged sickness without prejudice to no non-break policy. Ano magabata ng non-break policy? Basta mga government agencies, kinanong gininom? Ano pa din siya dito? Akala, buno lang akong kaon. Mas importante yung non-break policy. Alin na dito. Pero muna. So hindi yung maguro, no? Pala mo na yan, non-break policy kami gano'n, pero manyaga ko yan. Imo na yung right magpanyaga, kaya kinatagaan ka right na at least 1 hour na mag-lunch break. Public and private na sector. Natagaan ka at least 1 hour. Ang ginahambal ng non-break policy is that may partner, magtaguro, pili ka kabulos-bulos. Galing, kaya kita yun ng mga government employees na may ang kita yung magpupulupo din ng kaon. Snacks, kape-kape, kay Mandira kita gamaritis ng toilets. Tama? No? Hindi pwede nga, ikaw na bilhin, Louis, hindi mo ikaw na bilhin. Pero dapat i-observe ka rin noon break policy, ha? Kaya good line naman, call ang attention natin sa civil service or may magreklamo sa atin. Kaya mula nang inakulbaan ng mga government employees, if may complaint na din-file sa atin sa civil service. Tama, hindi? Nga ikaw to siya, ginao, sabi, hindi ko ito bura-bura, o. No? Pinakaligas na ganito, sa DSWD, nag-ipali niya, ano, no? Kahit wala ginatubang, nag-reklamo. Pahali ni Tulfo. No? So, aton ginasa responsibility, basta may mga walk-in clients kita. Kaya again, i-implementangin ang non-break policy. So, the agency head shall ensure that the policies and guidelines on overtime under siya sa gapon sa civil service at the Joint Circular Number 1 Series of 2015. Sino may idea sini regarding overtime? Wala ay, no? Ako ganyan, wala mo kong idea. Gina-highlight ko lang para just na i-research natin. No, i-research na din kung ano ang civil service. Ang civil service din yung Joint Circular Number 1 Series of 2015. Pero regarding niya sa overtime. Okay? So agency head shall allow and adapt flexible working hours or arrange working hours if in case may flexible working hours kita. Pwede ta si agency head makapa-implement sa 4 days a week. Ang importante, di ba, pilang-ilakan ka oras sa kasimana, 40 hours, no? Okay, 5 days man lang ka, times 8. Ang importante, makasunod sa 4 hours ang 40 hours sa kasimana. So maybe ta 10 days, 10 days. Kung i-implement sa aton nga head or agency head naton sa inakay sa LGU ang aton city mayor. May arang to sa kaligan, sa pag-along nyo sa pandemic, may arang hindi ang mga LGU nga nag-exercise sa
4 days in a week. No? Natawag na sa mga flexible working arrangement. Pag-uot na lang ang 40 hours sa inangan. Sa applicable man na siya sa ano, sa mga itawag ni sa may private naton. Kaling lang, kesa ato niya, sa private niya, once naging compress mo na sila, page hindi mo gin sila, wala niya overtime. Kay compress na kami saya. Compress work week niya. Di paigo ang bilong na simana sa ambulan ni Kadlaw. No? Kaya ang overtime kagahambal, basta mag more than 8 hours kaya sa a day, ini applicable sa private, kaya sa public, wala na kayo overtime. No? Ang ato na lang na yan, kabubuton. Ang term na natin, kabubuton na lang ang inuras. No? Pero sa private, kada oras siya isip, mag-apang may 8 hours a day, consider din sa overtime. But not in the case kung ga, pa-implement kita sa flexible working arrangement. Kaya kina-applyan na sa dole sa mga private entities. Before sila i-allow nga mag-flexible working arrangement. Pero sa aton, hindi binaya si Mayor na pa-implement siya. Promotion of OSH. Tapit na ta. Promotion sa OSH. So, agencies shall ensure comprehensive dissemination of OSH information through sa communication plan. No? Which is nga, kinaubrata sa aton safety and committee. Employees shall participate in the OSH information and education program. Ako na din aton, matamad na ta. Mga government employees, mga government workers, no, participate na ta regarding OSH. Kaya wala man isang mga benefit kundi itatanan. As employees in the government, no? So supportaran ta especially ang TRR, okay, those sila ning galit mag install sa safety sa atong mga workplace bomb. Employees shall report OSH related illness, may right kids employees mag-report sa OSH related illness and accidents to the management in order the latter to act and provide the necessary intervention thereby enhancing the OSH program. So, amo na siya, if in case may establish na ang aton na safety and health committee, no? Kung may mga illnesses or accidents kita nga dapat i-report, ipaagi ta sa management and then the management will relay sa safety and health committee and then sa head of the agency or sa aton na case LGU ang city mayor naton. So, establish network and support and sustain the implementation of this program with DOLE sa amon nga departamento. That is why si sir sa under sa DRI mo sa nag-coordinate sila sa aton office or sa amon office para mag-conduct sa amon nga orientation or seminar. Ensure the OSH program and activities included in the annual work and financial plan of the agency. Sino din aton nga budget and finance included gali sa yearly tani nga no annual action plan ang budget para sa OSH. No? So, subong aware na kami. Okay, base, submitan ka mo sa annual action plan sa safety and health committee, matingala ka mo, another budgetan naman eh. Ari sa joint memorandum circular, niya i-include siya sa annual budget, annual work and financial plan. Okay? So, institutional arrangement. So, kanina, matungang balta, gin-institutionalize ni sa aton tatlo ka mga health agencies, ang DOH, ang DOLE or the Department of Labor and Employment, and of course, ang ka-govern sa mga government employees, ang Civil Service Commission. No? For efficient administration and implementation of these guidelines and in consonance of the DOLE, DOH Civil Service JAW or JAW, Joint Administrative ano, Order. So, the duties and responsibilities sa mga tagsa-tagsa na hindi ng mga agencies ang muna siya. Civil Service Commission, ano yung responsibility? So, responsibility niya, oversee the implementation of this guideline. Sila ang mamonitor sa aton para mag-maintain at mag-establish ang OSH sa aton tagsa-tagsa ka government workplaces. Formulate and enhance policy in support of the OSH for the public sector sa ilaman mahalin ang mga OSH policies or mag-enhance sa mga policy regarding sa OSH. Kag-i-relay na sa amon sa DOE. Integrate OSH subjects, topics, learning and development programs for government officials and employees. So, tanan again, covered. Officials ka man or regular, ultimo nga man nga government employee, covered ka under this
OSH or Occupational Safety and Health. Investigate any side administrative case arising from non-compliance with its roles and OSH program. Uy, pwede na gali. Maka-investigate kag may administrative cases na nga pwede i-file if may mga negligence na sa OSH. Sa tagsa-tagsa natin, ka-tagsa-tagsa natin, tagsa-tagsa natin ka workplaces. Department of Health. Ano naman yung obra ka Department of Health? So, establish a system mechanism to provide some health services and health service providers to government employees including those temporary and casual status. So, kagina, buto nga banta sa coverage, hindi lang permanent employees. It includes na ang temporary and casual status ng mga obra sa government. Establish surveillance and monitoring occupational health injuries, diseases, and deaths in the public sector through its health information system. So, ginapublish na sa DOH. So, include na siya pati ang sa government sector, hindi lang private sector. Develop occupational health services and benefits packages for the public sector. So, saulihin na siguro kung ano man ang ilang mga benefits ng mga packages na for public sector. Provide technical assistance and human resource support in the periodic and special inspection. So, kung makakreate na ta sa safety and health committee natin, grapa na daw makreate pagkikita sa special group or nga mag-investigate, mag-inspect if in case may mga accidents or illnesses nga matabo sa ato nga tagsa-tagsa ka workplace. So, provide guidance on implementation of preventive and promotive workplace health programs. So, muna siya ang responsibilities ni Department of Health. Ano naman yung iyaka Department of Labor and Employment or the DOLE? Provide relevant OSH standard for the government sector. So, abo na siya, ginaamat-amat na pattern sa OSH, which is ang Bakugan Kagina, 1987, pa niya ang OSH. So, buong pa lang yan ato, ginaamat-amat apply sa government offices or government employees. Provide knowledge and information services on OSH standard programs and enforcement activities. And also, plan and develop implement occupational safety and health training programs for government agencies through sa amon nga sub-agency, which is the Occupational Safety and Health Center. So, under niya sa Occupational Safety and Health Center sa DOLE. Another agency, pag ito sa tax agency ni DOLE. Na sila ginayaan na provide trainings ang kahimo sa mga trainings, ka-develop sa mga trainings para man sa awareness sa private sector at subong araw na para sa public sector. Okay? So, heads of government agencies, ano naman niya ang mga responsibilities sa heads sa government agencies natin? Magabanta, head of government agencies, kung NGA na siya, mga directors. Kung sa LGU, mayors, mga governors, sila ni mga head of government agencies natin. So, ara mga responsibilities natin. Or nila. Wala man ni head, wala si mayor. Pero may mga head sa departments, kada department direct. Ngara. So, sa inyo naman, pagsa-tagsa ng department, it could be nga mo man ang inyo nga responsibility. Kay, i-relieve na ni mayor sa aton, every department. Provide reasonable working condition, ang muna ito kay ginangambal ta, na dapat may mga amo to. No? May provision kita para sa mga tawag to, sa mga which special need the workers, dapat ang aton na workplace may amunin, may first aider, na kag sa aton mga departments, dapat may amunin. Ensure the conduct of occupational safety and health awareness, amunin siya, isa na siya sa mga OSH awareness na dinaubra naton. Comply with the requirements of the OSH standards, dapat nag-i-comply. Kung ano ang nakabuntang sa OSH standard naton na applicable sa government sector. Provide personal protective equipment or PPE. Provide PPE. Anong ginagamit ng PPE sa office? Manapapakot. Parehas man tayo sa construction na dapat naka-boots, naka-helmet, naka-hard hat, naka-vectorized vest. So anong ginakonsider natin ng PPE sa aton office? Drive sa City Hall. Two face mask. No, face mask nyo, face shield nyo, kung gina-require bang face shield. Ang simple pala ng glass, consider nyo siya as PPE. Personal Protective Equipment. No?
So mo na mga PPAs, punara ta sa load office ta. Ako, tara magkaroon ng mga PPA. No? Basta, ginatawag ka na, kunara ta sa workplace ta, provide lang kita sa appropriate PPAs. Hindi nga sa office ka gobra, naka-helmet kayo mo yan. Ito kasi power na ko. So, appropriate PPAs ang ginahambal ka. Hindi na naka sa opisina, pero naka-farban patrol gear. No? So, ako na siya. Establish and adopt policies on safety peculiar to its environment in conformity with the provisions of this OSH standard or of this standard. So appoint or designate, as the case may be, amo na may gamat-amat na kung gusto nyo mag-career sa OSH. Every establishment when it comes to private sector, pinapakitaan ta safety officer at first aider na dapat train. Subong kinagsulod na ni ang Joint Memorandum Circular na sa pagkabalo mo pag o nyo lang kabalaan, require naman kali every agency na dapat may designate kita nga safety officer na dapat naka-training sa 40 hours. Na basic occupational safety and health training. May ari na tali. Sa pagkabalo ko si Sir Ngara. Naka-training na siya. So require na under this memorandum circular. Create and safety and health committee. Ito ninambang ka sa Dina. Direta masugod. Creation sa Safety and Health Committee natin. Later on, tatuan ka na kung anong ginakompose sa Safety and Health Committee, kaganong duties and responsibility ni Safety and Health Committee. So, heads of government agencies, gapon, provide annual report, documentation. Sino nga provide si Safety and Health Committee? Sa ligin na submit? Sa head of the agency. Sino nga head of the agency? Sa anton na case? Kay Mion. Ma-submit report kay Mion. Ang aton nga noong annual report, it includes ang aton related activities regarding OSH, safety performance, OSH committee recommendations, survey report, incident report, and so on. No? Obra dito annual report through the safety and committee submit naton kay Mina. Provide emergency medical services for all employees. Emergency medical services. Ngayari naman tanigurin mo, kaya naman gabulik aton DRR mo. Ensure the institutional contractors and service providers have functional OSH policy and program which will cover employees deployed in government agencies. No, even under sa agencies and institutional contractors, covered siya under OSH na to. Basta naka-deploy siya or nag-obra kita sa government agencies. No? Ensure that emergency OSH-related services will be provided for job contractor. Again, pinasulit-sulit na dapat i-include ta ang job contractors, job orders, casual employees, basta mga non-permanent employees. Covered na siya under sa OSH, under this joint memorandum circular. So government employees, kita, ano yato responsibilities? So ano yato responsibilities as government employees? Cooperate with agency in carrying the provision of these guidelines. No, dapat cooperate kita sa aton OSH. Kaya bago gani, hindi na para sa ila. Para na sa aton. To protect the safety, kagano'n kanyang balasan, kagina protection sa government employees, sa mga pwede matabuong accidents, injuries, and loss of lives or properties. No? Participate, cooperate with the safety and health committee kung may established na ka mga safety and health committee. Kung ano man natin na pa-implement nila ng OSH programs, supportaran na ito kay para na sa ato. Para na sa ato as government employees. So support government agencies in the conduct of health and safety inspection or other programs. Kung in case, the conduct inspection, ang special group under sa ato safety and health committee, if in case may mga illnesses or may mga natabong accident sa ato workplace. Coordinate and cooperate. Safety and health officer. Ano naman yung obra sa safety and health officer? Nga dapat every agency under the government may ari sini. Undergo training, no nage. Under occupational safety and health or related programs, sa mga ginambal ka, ang basic na 40 hours or 5 days na training sa basic occupational safety and health standard. Act as the focal person of the agency in the implementation of programs to eliminate hazards in the workplace and to correct or amend risky and unsafe work practices.
So ambo ni sa obra ni SHO or Safety and Health Officer. Sir, as secretary to the Safety and Health Committee and such, he or she shall, kunara na ta sa Safety and Health Committee, tama establish na ta, notify members of the meetings, kung may meeting kita, prepare minutes of the meeting and submit to the head of agency. Again, sino ka ng head of agency? Si Mayor. Submit ta sa kay Mayor. Sino ka submit report? Si Safety and Health Committee paagi sa Safety and Health Officer as sang secretary. So report the report of the occurrence of accident. If may mga accidents na tabo sa third workplace, isa man sa responsibility ni Safety and Health Officer is mag-report. So din sa ka-report? Again, sa kay Mayor. Coordinate all safety and health training programs for the agency management and employees. So maybe si sir na to ang na-point or been acting as safety and health officer kaysa nang coordinate sa mga meetings and pagkagdak sa trainings. So ari na, safety and health committee. So composition, all government agencies shall constitute, ako ito ginambang ko kagina. Nagwa ni year 2020. Dapat, supposed to be within 6 months, ang aton yung mga government agencies may tagsa-tagsa na ka-safety and health committee. No? Within 6 months na pag-release to sa... At ang composition ng ka-safety and health committee, amon siya. Chairperson. Sino ang chairperson sa safety and health committee? The head of the agency, si Mayor. Siya ang chairperson. Or authorized representative who holds an executive or managerial rank or position. Highest rank niya daw sa inyo agency. Aside sa kay Mayor, kung wala, siya dapat ang mag-act as chairperson of the Safety and Health Committee natin. Members. Sino naman ang mga members? Una-una again, the highest ranking officer or executive in charge of human resource. Sino din ang taga-ano? Taga-HR. Sino ang department din sa HR? Kaya isa ka sa member sa Safety and Health Committee. Nakabuntang yun the highest ranking official sa HR. Ang head sa HR yung member sa atong Safety and Health Committee. No? Ano pa kayo? Two representatives from the Accredited Employees Association. May ano na ta? Union. Mayara. So kung may union kita, dapat may representative from the first level sa atong union kat another representative sa second level na position sa atong union. So, bali, two mga representatives from the union. Isa sa first level at isa sa second level ng mga positions. No? Ang members sa atong dapat na safety and committee. Ano ba kayo? The agency position. May position ta sa agency, wala. Kung wala ta position sa agency, ari nakabuntang. Or in the absence thereof, any employee. Biskan sino lang na employee who is a graduate of a medical-related course. Either nurse man daw siya, graduate. Wala nakabunta nga dapat, professional ka. Ang nakabunta is graduate lang. Graduate ka sa nurse or graduate ka sa medtech or medical technology. Hindi nga medtech, nga medyotical. No, medtech. No? So, muna siya, dapat may member matatira ang Aripagin sa DRRMO naton. Sino mga members ang DRRMO naton? Kaya expect na kamo, base mga different agencies or different departments, request ka mo na kamo ang mga representative. Hindi na pakitaan man. Nga dapat, every agency may member or representative from the local risk reduction and management council. So kung sino lang member sa aton na CDRRMO, it could be nga i-request ka mo nga ikaw ang representative sa amon nga government agency. Sa ila, Safety and Health Committee. No? Secretary. So again, ang Safety and Health Committee natin, ginakompose lang sa tatlo ka positions. Una, chairperson, members, kaya ang last niya ang secretary, which is ang secretary ang muni ang nakatrain naton nga safety and health officer. No? So the safety and health committee shall be established in the national, local, and regional offices if applicable. But sa lingon, pwede siya i-apply nationally and locally.
no? Ang aton nga si FDNL Committee. Dinigur mo sa aton, dinipindi sa inyo kung gusto nyo ya na sa every department may safety and health committee pagin or as a whole na lang safety and health committee. Nga may representatives lang every departments. No? So duties and responsibilities or functions ng safety and health committee. The safety and health committee is the policy meeting body sa OSH program natin within our workplace or government offices. So anong obra natin? Number one game, develop OSH policy, kita mo bra, mga polisiya regarding OSH under the Safety and Health Committee. Kung i-appoint ka man na karoon ni Mayor as member of that Safety and Health Committee, amo natin o bra, kita ma-develop kag, no? Develop OSH policy standards internal to the agency which should be in accordance with this rule. No, plan and develop health-related trainings, kamo man. Kamu na mahimo sa corresponding trainings nga gusto nyo ihatag sa aton mga mga subordinates in the case aton aton mga government employees, no? Initiate and implement improvement on working conditions through man the safety and health committee. Kita man na from time to time the check, uy, wala ka na ni Mayo may implement ang amuni nga within ang organs nisa sa joint memorandum circular number 1, no? Sila ni ang policy meeting body when it comes to OSH programs or implementation of OSH sa aton nga government workplaces. Ensure the promotion and accident prevention efforts of the agency in compliance with these government safety programs. Conduct periodic safety meetings. Magkapalta periodic safety meetings, that depends sa inyo. Kaysa amon-samon agency sa dole, apat ka meetings in a year. First quarter, second quarter, every 3 months. No? Periodic safety meetings. Again, mga meetings na ganyan, sino ka consolidate? Ang gahimo si safety and health committee. Ang ka-consolidate si safety officer, tagsyaga, submit sa head of the agency or mayor natin. So, submit reports on each meeting and other activities to the head of the agency. So, muna, na-mention ko na. And review reports of inspection if by inspection naging kanda, an accident investigation and implementation of programs. No? Basta tanang-tanang mga activities under sa OSH or Occupational Safety and Health Program natin, ang ka-monitor kagahimo sina report is the Safety and Health Committee through the Secretary which is the Safety and Health Officer. Provide the necessary support to the government inspection if in case na may accident ka natabo kung may other government agencies na nag-conduct inspection. Buligan pa na ni Safety and Health Committee sa inspection. Initiate safety trainings on OSH for the agency by coordinating with appropriate training institutions. Amuna na siya. Kung may establish na ka mga Safety and Health Committee, throw na na sa inang committee, mag-request trainings, mga seminars, sa DMA na, Civil Service man, DOH, or sa DOLE man. Develop and maintain contingency plans and provide training seminars and in disaster situations. That is why nga gina-required nga isa sa mga members sa atong safety and committee dapat from the local DRRMO. Kaya muna din siya masulod na dapat kapalo kita mag-handle sa disaster situation. Ang safety and health committee. Submit to the head of the agency, ako na nisa lang gina, the annual work and financial plan and budget needed to support the OSH program. Si Safety and Health Committee, galagay mo annual financial report regarding OSH. Nakabutang din rin na isubmit niya sa mayor. Hindi sa magandang budget, finance na to or department, no? Sa mayor niya isubmit to the head of the agency. Kaya may basic mayor na manayama rin sa budget and finance. Yan mo ng annual budget sa aton na OSH program. Klaro? Klaro? Employee Organization Representatives. Ano naman yung obra ka Employee Organization Representatives? So, unis are absent registered employee organization with agency. So, ano brown ta? Support the agency in carrying out the provisions of these standards. Participate and assist the agency. No?
support na magyapon ang cooperation with the agency na OSH program. Gagawa ko personal safety and health related concerns and issues, evaluate the same OSH committee for discussion and appropriate action. No? So muna siya ang ato ng mga basta kita sa organization representative. May mga officers naman ta sa ato yun, yung organization, no? Dara naman na siya kasunod. So procedure on special inspection, investigation, and review. So iniya, ang baltagani, sino ganyan niya kandang inspection? Special group mag-aara sa safety and health committee. If in case may mga reported accidents or illnesses within sa ato nga government offices or workplaces. No? And any employer or representative of employees or any concerned person who believes that a violation of any of the provision of the standard threatens physical well-being, harm, or poses imminent danger to life may submit request to address the issue and concern along with narrative report sa grievance committee natin sa union. No? Sa grievance committee. No, as prescribed sa inin naman ng memorandum, gin-highlight ko lang pero ako balo ko ng inin memorandum para i-research nyo man. No, under this memorandum. So, in the grievance committee finds a reasonable ground that a violation has been committed or on a danger exists an imminent immediate inspection or investigation shall be conducted. Shall be conducted again from the safety and health committee. So, ang complainant dahil ng agency at the CEC Regional Office, Field Office, shall be given a copy of the result of such inspection or investigation upon completion. Kung naubra na, nakumplito na, kung may nag-complaint may regarding OSH, kagin submit through the, ano, through the grievance committee natin, na makandang inspection si safety and health, kagang report submit sa, kay Mayor Kang sa Regional Office or Field Office ng Civil Service Commission. Kay again, liable kita pasi ma-filean kita administrative case kung ma-found again nga may negligence si any government employee regarding OSH. No? So, reporting requirements and records keeping. No? So, all work-related accidents, injuries, or illnesses in the workplace resulting to a disciplined condition and or dangerous occurrence must be periodically reported by the human resource resource office through man sa aton na safety and health committee. Ginasubmit ta sa HR office nato. Paagi sa safety and health committee nga gi-consolidate ni amo ni ang role sa safety and health officer. So base kung may establish na ilako ni sweldo sa safety and health officer sa government na. Dako ganyan sa private. No? Ganyan kayo isa lang ang requirement to be qualified as safety and health officer na undergo ta sa 40 hours training. Excited mga mo, gusto niyo man mag-safety and health officer o oh, dire na lang kuya na ano na kuya. Okay na ko diyan sa position kuya. No? So kung gusto mo i-career ang OSH, training kita sa OSH. Kahit sa private sector, ganun. To ginayang tagpo sa video sa safety and health officer, sometimes nagpo pa sa mga engineers when it comes to construction. Kung safety and health officer ka ba sa private, tanan under sa imo, including the manager. Kaga direct report kaya sa owner. No? Kaya, ang muna ba ko, is-add ako pa sweldo sa project in charge or sa engineer na in charge sa inang construction. Kung sa ano man, ang imo ng ano, supervisory level na gani. Pero supervisory level ka, pero under ang mga managers sa imo. No, ikaw yung nakaimplement safety sa workplace. Hindi mo ko safety and health officer. Inspector ko yan. Kami yan nagpang-inspection sa safety and health officer. Sa private. No? Parehas mo lang ta, mga SDSG man ta. Galing nga kayong mga contractual, hindi ko may SG, you know, mga permanent na SG. No? So, work accident illness results in death, permanent total disability, a report must be submitted within 24 hours. So, take note, kung sino man masay na safety and health officer,
himo bisa dapat report submit sa head of the agency or sa mayor kag sa local or sa field office or regional office ng civil service kung may napatay sa government workplace within 24 hours. Sa amon, kung sa private, within 24 hours, dapat submit ka. Kaya kung hindi ka mag-submit, maligaran isang kada, automatic, you will be imposed a penalty under the DO-198 or amon isang IRR sa Republic Act 1058. May Republic Act na ni. Law na it saya. Republic Act 1058 or commonly known as OSH Law. Occupational Safety and Health Law. Under the DO-198, automatic, pag wala ka naka-report within 24 hours na may napatay sa establishment mo, 25,000 per day until such time na makasubmit ka report. Kag automatic under the DO-199, ini-applicable lang sa private, ha? Basta may napatay sa workplace, ang imposable penalty is 100,000. Automatic, ina-penalty ka 100,000. Basta may napatay sa workplace. Galing lang, sad thing lang is that ang ini ng mga penalty, wala nagatanto sa mga biktima. No? Gakanto ni siya directly sa budget and finance nato, sa mismo bit sa central office. Kag makuha lang ni sa idole, kami be, inamon na ba kami napapenaltihan mo? Makuha lang ni siya namon kung mag-implement, mag-propose kami program related sa OSH. Hindi ni saya magkanto sa mga victim or workers. Gakanto siya sa Department of Budget and Finance. Department of Budget and Management. So, mamanasin nyo, no? Nagliga na rin. Ang kaginala sa nga, patihan ko sa LTO, man. Kaya ginapamangkot sila nga, nga aga-required, baka mo, aga pangayo, baka mo sa budget, do mga 6 billion, kuno para ma, ma-print at ma-provide ka ng mga walang pangatag ng mga plaka. I-check ko man ang sabat sa regional director. Ang mga fees na ginabayad sa amon, wala adrekta na mag-ginagasto. Kaya gakanto na sa national budget. Kaya makuha lang na sa amon kung may mga proposed na project kami or programs within our agency. So subong ka pa ngayon sila. Lutik, grabe, ito na akong bilhin, no? 6 billion. Para lang sa plaka. May lang ako, naka-doon liga, disaktoy, nakapakaplaka ko na yung balol, na yung lagi ako ng plaka, eh. Tapos, mga tricycle, mga motor, na, no? Magyan ka mo sa traffic enforcer, sokton, mga mong multahan, mga mong, hindi mo pa marason, ito lang pa manatag sa guilty, oh. Yung lagi niya ito, manatag sa guilty, oh. Mo plaka. Pero siya na-violationan ka na, eh. Natikitan ka na, eh. Oh? Sakit. So, wala na, oh. Diba, sige, gusto nyo magdulo na ko, sige, gusto nyo, patrinig, kasi kaya nyo, ta. Pero nako na ni Sildo, kaya ma-establish ma-establish na. So, kung gusto nyo, itaha ang career sa OSH. So, the agency corrects human resource office, shall maintain and keep accident illness record, ako ni siya. Date sa accident, kumiyara, name of injured or employee, age and sexual orientation, may form naman isang kina-provide si Dole. Maging mo sa work accident illness report. No, may form naman isang kina-provide si Dole. Pwede nyo na lang na i-copy or i-pattern. No, basta mo na sa unod sa report. So, report ni medical confidentiality must be insured. One example dira. Sa pagsugod din sa ano, sa pandemic. May reported cases na may nagpositive. Hindi na panugit siya dahil kasi ano yun, siya na nagpositive. No? Base man, nanta, balikan, takay. When it comes sa, simply may mga medical field, naka, ano, may mga, may knowledge regarding medical. Kabalo ko mo sa regarding sa Hippocratic Oath, ano na? Hippocratic Oath na, no? No? Nakabuntang tira, nga biskan ganing kriminal pa na siya gawin doktor. Kriminal pa na siya, ano pa na status ka buhi, iya, dapat buligan mo gina siya basta in-need siya sa medical service. No? Kadri sa aton,
like for example, may nakita ka ng accident sa dalan, buligan mo. Tapos pagbulig mo, nakaduga kapag isang pagkasuhan ka pa sa ano? Sa pamilya. Unlike sa Amerika, may ginatawag na Good Samaritan Law. Hindi mo na yung ma-question. Kay law na. Kaya sa atin, wala. Okay, ang mga naglatabok is, pwede pa tayo buligan, pwede pa mano, patay na lang. Kaya ikaw nga magusto tayo magbulig, gando ka. Kaya mo ginambal sa atin, hindi na magtandugan, lang tayo ng ano. Na kung itandog mo na ito, kung may knowledge ka banggit, equip ka sa medical or first aid, nabuligan mo pa siya. Galing is because na wala ka sa mulo, sa Good Samaritan Law, hadlong na tamang bulik, ipasikasuhan pa ito sa pamilya. No? Amo na ka, cute sa mga lodo sa Pilipinas. Oo. No? Isa, ang mga first aider, ang mga responder, ang mga emergency rescuer, tahap, magtandog. Unless na lang, kung namun eh, nga, Namun na ganit. So, ikaw man siguro, hindi mo ka nagrumuntagdo kung hindi ko equip. Kung hindi ka kulang ka sa training regarding that. No? So, the agency through the Human Resource Office shall assist the employee for employee compensation claims by submitting pertinent records to GSIS. Excited. Ang maniguro mula na nabalanay, no? Sino may idea regarding sa ICC? Employees Compensation Commission. Sino may idea? Wala kita idea. Tsakto, ginistoryahan. Kinalaman mo ni Sir daw. Before ko ni magkanto, ginistoryahan na kami ni Sir na most of the government employees wala kapalo ang existence ng ICC. Kagano ang purpose ng ICC. Aware pala kita na some hasta subong kung nag-positive kita sa COVID-19 na symptomatic man or symptomatic, pwede kita ka-claim sa ICC. Wala pa ka, Bob? Sino na ka ba? Wala ba dyan? Ang ICC? Ang I'm pertaining to ICC, hindi yan mas inyo yan na budget. Naka-coordinate sa ICC. Sa yung pasahan, yung ambulasyon. Yes, sir. Yes, sir. Na yung GSIS, time on ICC. Sir, ang GSIS, di ba kung silang nag-agency na nabakdun sa application sa ICC? Oo, tama. Basta subang ICC, why credit? Yes, sir. Naka-follow up mo sa ICC, mo na pamangkot. Hindi, for the GSIS, kasi pa rin, ano na sila yun? Kasi pa rin, pero galing lang, ang requirement lang, dapat to work ka sa GSIS. Kaya dito ma-apply sa GSIS. No, kagirili na yung GSIS dito sa ano? Sa ICC. Kagamba ko ganyan kay Sir Tagina, separate niya ang budget ni ICC. Kung makaklaim ka mo sa GSIS, sigurado gina nga makaklaim mga mo sa ICC. Yes, tama na. Ano na rin ba ako? ECC or the Employees Compensation Commission is one of the attached agency ni Dole. Ang unique lang sa ila, kaya cover nila yan both workers from the private and public sector. Ang SSS, kung private sector ka, SSS ka apply. Applyan mo man ang ECC sa SSS. Kung government sector ka, apply ka sa GSIS. Applyan mo man ang ECC. Dua applyan mo. Kaya wala nakabalo, hindi kita aware na may portion na ginarimit sa ICCs in the case of private sector at sa government sector sa GSIS na nakatugaling ang iba na portion sa ICC. That is why may separate budget niya sa ICC. Pero kaya, sir, that's why ICC application is channeled through GSIS, di ba? Oo. Kaya sa mga wala pa kabalitin yung application sa GSIS? Ang mula ng problema na. Kasi before mag-release si ano si tawag ni CCC dapat naka-claim ka na sa GSIS at sa private sector sa SSS. Mas sa
Nga, SSS, hindi sa permanent employee. Uwa mo na sa? Dumagi ka ni makuha mo claim sa SSS, private sector, kakad claim sa SSS. Duwa na kinaanan mo, kinakliman. Sa government agency man, duwa man. Claim mo sa GSIS, kag claim mo sa SSS. Ang GSIS, yan, doon tagaan talaga na kaya kumisis na sa duli, mag-ubraw po duman, nagkagi man pasitin. Doon mga 175 or 250 na tabi GSIS daily. Aside sa 10,000 na yung ginahatag ni CC. Pero yung mga kontrol nyo na ang sa ano, process kami yan ay sa GSIS. Kung pilagin niya kay daw gatag sila daily sa pag ano mo to. Pila ka days ka na isulit. Pero applyan mo ano? Daw applyan mo sa San Medical ano? Yes, sir. Basta government employee ka, isa lang mo anak sa GSIS. Continue lang to yan silang imo yung ano sa SSS. Pero kung sa private ka, SSS ka bigyan. At least may idea ka mo. Sino yung wala ligay idea sa SSS? Ay, kaluoy man. Kaya ba man, pag ito ni Sir Kanina, gusto yan din kami. Ang kinahatag nila ni GSIS kag ni CC nga ano na claims para lang ni sa work related accident or illness ha. Kung hindi sa work related accident or illness hindi ka may pagtagaan ni CC pero pwede nga bugaan ni GSIS. Ang kinahatag ni CC work related. Ang pamangkot ka ginani sir pamangkot sa akon sa kapanyagaran ni sir paano mo mahambang work related na siya. Sabihin sa kasugod, one hour before tatlo ka sa ubran, kaya one hour after ka matapos ubran. Huwag ka mawin mamangkoton para makonsider na work-related at ina-accident or incident. Basta during working hours, kag-ara kita sa workplace natin, sa government offices natin, it is presumed that it is work-related accident or incident. Pero kung pangatto ka sa balay, kagpapauli ka na halin sa lubrahan, paano mo ma-establish na work-related? Ang hambal ni CC, kiti kilala ko man ang ato, the regional focal person, actually is a good friend of mine, si Stephen, siya na ang ato, na regional focal, dire, nag-aisahan nun na regional focal sa CC. Hambal yan, basta nagwa ka na sa pertahan sa inyo balay, pakadto sa opisina o usual room mo, pakadto sa opisina, kag na-accidente ka, for example, di kagat ka sa ngido, paghaling mo palas pertahan mo, considered as work-related accident. Pagkwa sa balay nyo, napakadto ka sa? Ang isa pa din ka-situation, kung wala ang kamugit. Kaya kung may gate na mo sa pagkwa sa gate nyo. So dapat kung may ido, pagwaon na ng ido dito, kamo pakagat sa gwa para ma-work related. Kaya kung ara pa na sa inyo property, hindi pa na sa work related. Talawa ano, pero abo na ang consent, abo na ang kamaturan. Tapos, kung papuling ka naman alin sa obra, basta nagpuling ka, wala ka malaan mo na noong oras kag usual route mo. Hindi ka lang mabiglang liko. Considered siya as work-related accident. Wala ka pa kasulod sa balay niyo kung walang gate. Pero kung may gate, pagkasulod mo sa gate mo, hindi na siya work-related. So, bintaha sa mga walang gate. Kaya pagwa pa lang sa pentahan, work related. Basta pakatkusog. Yes, sir. Pinaulog sa kanan at isa magpulit. Sabi ang pinaulog si Hamba ko nang ipagulang po. Nga basta ang nakita sa ato na workplaces, sa government offices, it is presumed that it is work related.
Pero God working hours. Pero kung hindi na working hours, pero valid sa kapwa, di mapauli pa lang. Pero kung nagpauli na siya, nagwa siya sa building, sa Nobesa City Hall, tapos nagbalik pa siya. Kaya dito sa aksidente, ano na kayo? Hindi na chimpo sa digpululi mo, ikaw tayo nagbalik. Pero buwan lang ato na nag-i-sisi, gina-consider sa kapwa. Kada pag-file at baga ni sisi, ito parehos lang sa amon sa dole niya may ginatawag kita nga prescribed period, 3 years prescribed period. But silingon, ang natabo 2019, pwede pa pala yan. Kung ang silingte, tato pwede pa. Eh dapat within 3 years. So but silingon, ang sap ang nagkag-COVID. Grabe, man, sama sa to. Pwede pa kliman. Yes, man. Lain naman niya ang istorya. It's beyond the control na niya sa, ano, a control na niya sa late work o nakasilinti na ito kayo naka, na-found out being na nakaidong kami dyan pagpapauling mo na. Hindi ko siya makonsider niya, no? Strict naman niya siya, no? Pero kisabi, may harap na rin nag-file sa ila. May kung isip isipon, work related na sa ulit, kinagano na lang siya. Kaya kung hindi kaka-claim sa isisip, pwede ko pa rin na ma-elevate man. Pwede ka ka-appeal. Isang uli, ginatag na din lang ni Sisi. Para wala na pilap. Kaya isa pa, si Sisi ha, based niya sa kay Stephen, na problema sila kung din na-dispose ang budget. Pares man nasa akin sa tuloy. Di ba na ba kaya, may mga tupad projects kami, mga live beyond projects. Binilyon lang, kasulon lang ang problema kung paano dispose. Nagkahod ako nga, ano ba kayo yung sisi? Amo gina yan, no? Mas kaga ni, para sa beneficio nato, excited. No? Oh, ano ba pamangkot regarding yung sisi? So, muna, kung sino ito nagpositive, pwede niyo pa nakalautan, apply. Oo, 10,000 ko lang. Isa na kanto na din si Stephen, asamon sa office, na kanto na siya para mag-release lang sa ano. Kantang 10,000, 10,000. Kato ko. Iyon na ako niya, na isa at isa. Kumagod ba niyo yun? Ipaluak. Ay sigurado, ginaya, once nga na-release na mag-SIS or SSS in the case sa private sector, sigurado, ginaya mga klipa mo sa SSS. Klaro na. So, lapit na lang kita matapos. Why now? Eh, wala na. Tapos, yung mga two slides na lang ito yun mo. Process gusto yun na mag-stop, hindi na sa mag-slide. So, monitoring and evaluation. Agency shall include its annual report. Their compliance, this joint memorandum circular and provide copies of civil service. Agency na ganito consolidate mga reports, safety and health committee. An annual review of agency past year's compliance with the standard must done by the safety and health committee. So, may annual review and monitoring kita nga i-conduct regarding sa atong safety and health program. Administrative justice mechanism. Heads, officials, and employees of government agencies, arena. Who violate this guideline shall be subject to administrative disciplinary action for so 1 to Section 50 of Rule 10, administrative offenses and penalties.
of the 27 rules of administrative cases in the civil service under Tadiyapon. Kung may mga negligence or violations, kita nga na-comment under this OSH or memorandum, joint memorandum circular. Funding source. Last slide. Again, ang funding source natin. Funds needed to the implementation of this joint memorandum circular shall be included in the agency's regular budget and annual work and financial plan. Included siya sa budget sa agency, annual budget sa natin nga agency or LGO sa atin. So, tapos na. Have a great day. And, oh, thank you naman. Oh, before ko maganda, may pamangkot pa. Kaya daw ang pamangkot, doon pa rin isisi. Doon mo na kina, nabalaan ko na nataan. Kaya even maganda kami mga seminars, after may hindi na ginabantayan na topic ang isisi. Pwede pinipis yung employee. Huh? Yes, ma'am. Ang pamangkot. Hindi sa tuloy, mga fly, ha? Ang ginapamangkot mo, private? Private ang ginapamangkot mo? Dota, ito hindi ni proper forum na. So, ito ay private. Hindi nila yung katawa mo at the world. But anyway, hindi lang tama marites sa ito. Hindi sa pati mo mga ngayon, i-check na ang, ano, ang guidelines regarding sa, may ano na siya, may Republic Act regarding sa maternity leave. When to file ang ano. Pero sa pagkabalo ko to, a month after, a month before na mabata, mag-file sa, ano, sa maternity leave na 105 days. Kung nalawigan na, maybe hindi na siya. Pero then, ibalikan ta ang provisions or guidelines sa ina ng Republic Act. Regarding sa maternity leave. Sa private. So, ano sa mga mundo? Ang mga nga ba, kung i-check on ta sa guidelines, kung saan o pwede mag-file sa maternity leave. Kaya kung naglampas na to sa prescribed period on that guidelines, hindi na siya pwede. Oh, ingagaw ka na lang pag usong liwa. Para maka-file ka. Bata mo. Yes, ma'am. It is a good question. Kung willing ka, ang pamangkot, ikaw di ka personally willing. Kailain mo na ya kung si Lingbe nga ang nag-advise sa imo or nag-direct sa imo is the agency mismo na patriningon ka. So, maybe coordinate lang sa ato safety, accredited safety training organizations. May ano siya, may registration fee sa, wala sa requirement, registration fee lang bayan. Kahit kung nag-direct ang emergency, sige bayan. Pero kung personal mo na yan, ikaw nila gusto mag-agree, pwede personal yung bayan sa registration fee. Kahit ang registration fee, kung online siya, kung arrange siya, 4,500 to 5,000 ang 40 hours. Ang face-to-face is 6,000. Ang training ngayon na, ang kakandak sina is ang accredited na safety training organization ni Dole. In the case dire sa atomic sa Negros, may intermediary si Dole, ang muna ang safety organization of Negros Occidental. So, sila na ang ginatawag ka na accredited organizations to conduct this training. O sila na ang accredited. Wala po siya qualification, even na high school graduate ka lang pwede. Ay, hindi galing lang kung pinalang kung high school graduate ka. Biskan, high school graduate ka pwede. Basta willing ka mag-learn. Ano na, basta willing to wait. Willing to learn, pwede ka. Pero, sa alak sa kinapamangkot din na ni sir, sa akon, paano, yung hindi doon sa government plano, mag-kakir din sa OSH. Kaya aside from the safety officer, pwede ka pag-igamang yung safety practitioner, kag safety consultant in the private sector. So kung mag-safety, kung safety practitioner ka, kung ano ka, kung
high school graduate ka, dapat maka-experience ka tinners. As if to be said before ka magpa-credit as practitioner. Pero kung graduate for 4 years or 5 years ka, ang imo na lang yung kinanglag is 3 years minimum. Na experience para mag-apply as if to be practitioner. Yes, sir? Ala yun niya, kinanglan niya sa ato, hindi na mag-serve sa government. Maka-officer ka lang kung level ko ka ng ano, eligibility. Ang safety officer yan muna. Sa under naman sa safety officer, in the private sector, kinakategorize pag hindi siya may safety officer 1, safety officer 2, safety officer 3, safety officer 4. Ang safety officer 1, graduate ka lang sa 10 hours na training. Safety officer 1 ka. Pag-intended lang siya for low-risk establishment, 50 below na workers. Kaya nakategorize man or na nakano man sa depende kung pilang number of workers kag ano ang risk na harap sinyo sa ilang establishment. Ang requirements sa safety officer. Tapos, ang ano lang yan, ang safety officer 1, 2, 3, 4 ang nag-appoint na yan is ang HR sa establishment or sa inyong case, sa inyong agency. Pero kung magpa-credit kayo as practitioner and consultant, na-submit din the application for accreditation sa PWC o Bureau Working Condition. Ang equivalent sa safety practitioner, safety officer training. Ang equivalent sa safety consultant, safety officer 4. Kaya yun kayo mas taas pag yun niya ang practitioner at consultant. Kaya accredited minister ni Bureau Working Condition or ito. Ang ano niya, ang safety officer 1, 2, 3, ang ga-appoint is si HR na. Basta, ang appointment is dapat na meet mo man ang minimum requirements. Mas safety officer 3 ka lang, kung graduate ka, 40 hours training, kag may nakadago ka training, at least 48 hours advanced training, kag may 2 years minimum experience ka. Before ka, i-appoint ni HR as safety officer 3. Amo na guro ang ipanuhi sa government. Si HR mag-appoint na appoint. Sa private, kasubmit report sila mismo sa duly office na may jurisdiction sa inang area. Sa aton niya, hindi sa government, sa head of the agency, kaya ka submit report when it comes to us. Sa aton ko rin na case, mo nang mayor ang aton head of the agency. Kung sa mga NGOs naman, or national government agencies, ang mo nang mga directors. Ayun kayo, ito interesado, mga masana. At pala yung mga ikan nyo na, ito yung ikan nyo. Bumabuta, ang mga ko mga utang, kasi may kilala, kung try nyo mag-research. Ang kapunag ko, blas with doblas ang mga safety officer, sagwa. Para mabuta, isa ako niya sa silo. Sa okay, mas mayo pag eh. Pero ang value po kita na ginagamit ng mga trainings is ang 40 hours na trainings, basic na training na para mag-qualify ka safety officer. No? Kumbaga plus na naman naka-training ka first aid, training ka sa disaster. Kaya ang binadiscuss na, isa na sa mga topics na binadiscuss, this is disaster preparedness, emergency preparedness ang binadiscuss sa training. I'm not going to be able to do this. Incident command system na supposed to be every LGUs may harapin na. Ang mga kapunsyong nasabit ko sa harap ito yung mga traitor na. Pero kaya kung ko na-focus ko daw, walang kukuro ng engineer support. Kaya kung na-focus ko ito sa college ko sa ina sa Red Cross niya nga na ginatawag na mong virus na sa Red Cross, ang Red Cross niya. Wala ko tayo nag-graduate. 7 years mangumong sa engineering. May panawa ba lang. No? So, may other question pa. Balik kasi si Sis niya. Nakasadyay, no? Oh, anong pag-ilang ano? Pamangkot. Regarding o siya,
Bakit ba iyayin si Tasay talaga sa private? O, ang inyo ay concern na sa government. So, kung wala na malang ka-concern, wala nga nabing ang mabaduga, kung hindi mo ba, alam ko rin mo ba. Ah, anyway, wala ko na-mention, i-mention ko na. Nabulubag tayo ka mo, sunod ka mo sa Facebook page. If may plano, hindi ka mo mag-training. Kaya hatag training si Occupational Safety and Health Center, REO o Regional Extension Unit 6. Facebook page nila or Facebook group nila. Ang Occupational Safety and Health Center, Region 6. Kaposting na na sila online, o online ang galing, online training sa COS or Construction Occupational Safety and Health Training. 40 hours man na siya, pero kung ka-focus kaya sa, no, sa construction, naman napaon mo. Kung hindi construction, naman yung kinarequired sa agency, sa mga government man. Ang basic occupational safety and training of 40 hours. Nakandap na sila online, free training. Pauna-una lang mo galing register dito. Kahit isa man tada sa gina-request ni OSH na mag-speaker naman sa dalangan na yun by training. Tapos, yun na nalito lang agad, kung nanon online. Ako ba ma-feel ko pa na speaker kung mag-online ka? Hindi ko ba ma-feel na ito ba mga employees? Nag-limited, babe. Like, for example, ikaw ma-participant. May gusto kayo mamangkot. Sa ano yan, so may mag-online mo yan. May dapat mag-chat ka na eh. Or i-raise mo pag-mood mo. Kaya dapat internet online ka kasi ito. Sa sakwal, yung mag-training na exam na lang, support ka na sa speaker. Limited na nga ito na. Ngayon, next door, hindi ko tayo. Ako yung pakabari ko sa face-to-face na rin. Isa daw, mo na lang, ngayon ka pamambot, so mo na kayo lang ito na yung GDR. Hindi ka pamambot, oo, ka na lang. Mati nga, oo. No? So, muna ko naman tayo nga ka, ang Occupational Safety and Health Center, Region 6. Kaya nag-ahatag na sila, ang pinakadamot, hindi lang ang mga online training schedules ang isuwan. Ang namin lang din, kung kamo sa government, na sa LGU, pwede kami yung karitiners mag-sip to pisa sa iba. Kami ha, hindi kami pwede. Hindi talaga ulit. Kami kami na-regulit, mag-sip to pisa naman kami. Kahit kung mag-practitioner na kamo, or mag-consultant, pwede kamo mag-retainers dito. Kahit ano mo lang niya, kung consultant, kung mag-practitioner ka sa inaangan, or sip to practitioner ka sa inaang establishment, hindi mo niya required na harap, hindi ka na sa ano. Kaya monitor mo lang ka na, kaya may mga safety officers mo niyang under sa inyo. May level-level mo na mo, safety officers, kami safety practitioner, may safety consultant. Ang the best din yung safety consultant. Hindi rin isa kasi kami safety consultant ito. Kita mo pwede, mga muna. Kung mag-practitioner o consultant, pero hindi pwede na mag-safety officer ka mo sa, ano, sa private, ano na. May ano ginaya, sigurado ginaya conflict of interest. Kaya tig ganyan yung mga gabi. Kung consultant kaya, pwede yan ang obra mong role mo, obra mong gabi. Consultant kaya mo. Diba? O practitioner kaya? O klaro na, may pamangkot pa. Yes, sir. Work-based ka sa aming mga balay? What do you mean considered ang work-based ka sa aming mga balay? Na distance? Walking distance sa aming mga balay? Oo. Hindi, pag-break na puli ka. Muna, amo lang nabi ko, sir. Ngayon, pag-break time, na puli ka sa inyo. Oo. Nakuha na ni sir. Sige, maka-learn kay sir ba, no? Namarites na, ha? Nagmarites ka pa, nabibuan ka pa-pulay. Ang manamin mo, sir. Isa lang ang concept nila. Ang pakukagina, kung napapulit ka na, regardless kung ano pa na siya oras, mas talit ka sa obram mo, kapapaulit ka na, usual route mo ang ginatahak mo, consider just work-related. Hindi ka lang mabiglang liko. Kaya ba, subos ka 15 minutes na ng malay mo, hindi may likuhan, hindi kahit matikman, di yung ano man na, nagigo ka na before at test na magpulis ng balay. Layo na yan ang istorya. Oo. Basta usual road mo sa going at pagpakato mo sobra kapag pauli mo sa balay. Work related.
wala tayong ginabasihan ang kalayoon at ang oras sa pag-travel. Basta ginagyan mo yung swal route mo. Alin sa obra pa po, sa malay, kagaling sa malay, makagdusok. Usual road. Ang term is usual road. Kahit ang pinapulihan, tama na bali, ma'am. Sigurado, ganyan mo balay. Okay, bakit ang pinapulihan, baka ma'am hindi natin balay. Pero basta ka naman ni Sir Gabuli, kuya niya sa tiya, ako, hindi na naman balay. Tingko ng talang sa karoon, kaya mo na eh, naglikaw na to sa road, ay usual road niya. Oh, biglang liko na. Hindi na siya makover. So basta rin, hindi lang nanay, kung in case maging lang talang, na automatic, sulikon ng bayo. Eh, sigurado. Oh. Kawa pa naman niya kung break time. Nag-wang kita. Break time kung siya. Sa was working hours ha? Break time. Hindi naman nangapit. Kaya naglakati sa gwa. Wala taman na pangayo. Nasa laktay ka na sa tricycle. Hindi tricycle na nangyari. O na accident. Work related. Kay ano, lunch time or break time. Consider just work related. So again sir ha, wala talaga consider sa distance, sa time para ma-establish natin na work related. Ang gina-establish na basta usual route. Papuli, pakatlo. Ka, sa aton gin balay ka puli. Oo, sakto na. Hindi naman Marites kat Mantulits. Oh, may pamangkot pa, wala na. Hambal ko kayo, sarisa na kuras, duwa na kuras, oh. No, na, may nang may interesado kita si Sisi, kaya interesado sa os. Joke lang, joke lang. Oh. Okay na, may nalis na talaga din sa Sisi. Sulit ka, sulit. Hindi na lang o si pamangkot ni Sisi na lang. Eh, okay na. Mayroon tayo. Bigyan na request na nabilang tayo si Sir. Ano, Stephen? Totoo, sir. Kamungan ko government employees, hindi na ka-request si Sisi. Ikaw, ganda sa book si Sir Stephen. Totoo. Kaya para ma-expand pag itang knowledge yung regarding sa Sisi, mas mayo, hindi ka na-direkta mismo. Sang-sang ginaan, ginarilid ko yung sinya, si kanyang information na lang. Nga din sa ICC. Kasi may card lang. Online mag-apply. Ang malaki ng bako, mas mag-request ako sa ICC. Ang HR nyo ba mag-request sa ICC? Ito to, kapos na mag-istoryahon si ano, si Sir Stephen, kaya galing lang halimba sa Ilo, i-shoulder nyo lang iyang accommodation. Ito to na bumalik niya. Excited din na si Sir Stephen magano sa inyo. May kinakalato. Makano naman sa atin. Parang nga, trick tadi ka mo mga kamangko, trick tadi sa ICC. Kahit ito na yun, kumanda, ikaw, ICC lang ito. ICC lang ang nabalik sa inyo. Ito ang suggest na request throw sa image, request ka mo sa Kaiser Stephen. Kaya ang bag mo gani, ang muna ng unit sa ICC kay ang ilayang coverage is both public and private sector. Na-discuss pa na sila sa public sector. Abala nyo lang po kung gusto nyo mag-request kay one call and one text away. Wala na si Stephen. Kahit ka ba'y pop doon yung mag-break. O, oh, wala na si Sir Stephen kay ICC. Yan ang matanan natin kasal. No? Wala na guro? Ano? O, oh, final na lang ang pamangkot. Sige, why not question regarding sa OSH? OSH na ha? Hindi na ICC.
Isisi man di apod. Nakauwa ka os-os, isisi man di apod. Ama nang baro gani. Mas mayo to. May request mo na lang din si Sir Stephen para makadirekta ka mo pa bangkot. Kaka ano ginasayang sugod na din sa mandate sa program nila. Ginadiscuss na. Lagi na tayo chindi sa work. Okay, para mas ma-equip pag ikaw mukhang kabalaan yung regarding sa isisi. Okay? So, again, thank you again sa pag-invite rin sa akin kapag pamati regarding sa isisi. Thank you again, Iwana, mga mama, sir. Okay, so, madam, magiging okay, salamat, Sir Blanche. God, thank you, ECC. In advance. So, allow me to read our certificate of appreciation. To Engineer Vladimir M. Pantilio. M is for Montaño. Magpapasir ka, siguro pa rin. Dito sa Carlota. No? Down, sir. This is for sharing his knowledge and expertise as a resource person during the Occupational Safety and Health Orientation for LGU employees on July 20, 2022 at La Carlota City Social Hall. Signed, Erta Atulet D. Capunsan, CDRMO OIC. Signed, Rex R. Landuon, City Mayor. Sir? Okay, so why na tagi tugang ko mang god palagas? Ako ni chat ko lang kay sir ah. Sige. So thank you so much sa pag-attend sa ining activity subong hapon. Hope nga na-enjoy din kamo. Same sa amon kag hopefully ah tanan ta maka-claim sa ICC. So yeah, so be safe everyone sa pag-pauli ah kay why go? May bagyat ko man sa ICC sir. Oh, hatong ko na sa hagdan. Thank you again. Thank you.